Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Humihingi na ng tulong ang Pasay City sa Department of Health. Hindi na raw kasi pangkaraniwan ang bilis ng pagdami ng mga tinamaan ng COVID-19 sa kanilang lungsod. Dahil po sa bilis ng pagkalat, 55 barangay na ngayon ang naka-lockdown. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nagpasaklolo na ang Pasay City Epidemiology and Surveillance Units sa Department of Health. Hindi na raw pangkaraniwan at hindi normal ang pagkalat ng virus sa kanilang lungsod. Genome sequencing po para malaman po kung anong variant po ng COVID yung kumakalat po sa amin ngayon. O kasi nagkaroon po kami ng isang report ng UK variant February 12. Kumbaga yung pinapakita niyang criteria, medyo pasok eh. Kasi nga, unusual, right? Tapos po magkahawaan. Umakyat na sa 395 ang bilang ng active cases sa lungsod. 66% din sa kanilang mga kaso magkakasama raw sa bahay. Patuloy riyan ang 4 na buwang gulang na sanggol at kanyang ina na kabilang sa bagong kaso sa lungsod. So ang taas po talaga ng transmission sa dun sa mga pamilya. Unlike po before, ma'am, pag nagkaroon naman po ng positive dati sa isang bahay, hindi po nahawa lahat ng pamilya. Ngayon po, ang trend po, lahat po sila nahawa. Habang di pa malinaw kung bagong variant nga ang tumama sa lungsod, nadagdagan ang mga barangay na naka-lockdown. Mula sa 34 kahapon, 55 na ngayon o 1/4 ng kabuuang 201 na barangay ng lungsod. Sa barangay 58 nga kanina, ganito agad ang bubungan. Isa lang sa bawat pamilya ang pinapayagang makalabas. 8 ang naitalang kaso dito. Dahil po iniwasan po natin yung hawa-hawa po, priority po naman pinapalabas yung mga nagtatrabaho po. Sa barangay 26 naman, hindi na lang mga taga-barangay, kundi mga pulis na mismo ang nagbabantay, lalo na sa gusaling ito. Yung iba po, opo, nagpipilit na lumabas. At dinidiscuss naman po ng ating kapulisan kung ano yung protocol na kailangan nilang gawin. Lahat ng mga nasa apartment na yan ay hindi actual residente ng barangay. Sila ang mga seaman na naghihintay ng kanilang mga biyahe o di kaya ay sumasa ilalim sa quarantine. Ayon sa barangay, marami sa kanila ang natapos na ang quarantine at nagnegatibo na nga sa swab test. Good to go na nga kung tutusin. Pero inabutan ng lockdown. Medyo naiinip na rin po. Gusto na po umalis. Kaya nang sa wakas na payagan ng ilan sa kanila na lumabas na, abot tenga ang ngiti. Kasi po, makakatulong na sa pamilya, ma'am, sa kustosyo sa bahay. Pero sa sulat na ipinabot sa GMA News ang ilang naiwan pa roon, sinabi nilang kulang ang assistance na ibinibigay sa kanila. Hindi rin daw sila makaproseso ng kanilang application dahil naipit. Sabi naman ng kapitan ng barangay, nakipag-ugnayan na sila sa LGU bukod pa sa tulog mismo ng barangay para matulungan ang mga stranded na mga seaman. Nagbigay po kami ng konting pang-noodles para sa kanya, pero sa dami naman po niyan. Meron pong darating dito ngayong hapon na antigen para po lahat sila. Kasi po, para po mas sigurado sila na maanuhan. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Hanggang walang bakuna, walang pagluluwag sa quarantine. Pabor naman ang sektor ng ekonomiya sa desisyon ng Pangulo. Pero ang sabi ng ilang negosyante, huwag naman daw sanang abutin ito ng taong 2022. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi pinayagan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mongkahi ng National Economic Development Authority, IATF, at Metro Manila Mayors na ilagay na sa pinakamaluwag na Modified General Community Quarantine o MGCQ ang buong Pilipinas sa March 1. It was a difficult decision kasi you have to balance, no, yung health needs and the economic needs as well. Let's see a vaccination rollout being implemented actually on the ground before we reconsider again the MGCQ for the entire country. Suportado naman daw ng gabinete kasamang economic cluster ang desisyon ng Pangulo. Sinabi ng NEDA na bilyong-bilyong piso ang nawawala sa kita ng mga negosyo sa bansa dahil sa lockdown. Pero sabi ni Nograles, kahit nasa general community quarantine o GCQ ang isang lugar, tulad ng Metro Manila, pwede raw dagdagan paunti-unti ang mga pwedeng buksan sa ilang industriya.
Kamakailan, pinayagan na ang hanggang 50% ng mga mass gathering. Pinayagan na rin ang mga driving schools, sinehan, video at interactive game arcades, libraries, archives, museum at mga cultural centers, kahit ang mga parks at tourist spots. Sabi ni DTI Secretary Mon Lopez, kung halimbawa na makapagsimula na ng pagbabakuna sa unang linggo ng Marso, pwede pa rin naman daw na sa kalagitnaan ng Marso ay baguhin pa rin ang quarantine classification para sa Metro Manila. Hopefully mabilis lang naman ito kasi inaasahan natin may mga darating na first batch ng bakuna. So hopefully hindi abutin ng isang buwan din, no? Within okay. 1 month. Oo, so yun naman, ang gusto lang ni Presidente, maumpisahan daw itong pag-rollout ng bakuna okay. Para sigurado tayo. Mid-March, pwede tayong mag-shift? Oo, pwede tayong mag-reconsider ulit. Okay. Basta maumpisahan lang. Pero kailan nga ba magsisimula ang pagbabakuna sa bansa laban sa COVID-19? At the end of the day, it's really the vaccine manufacturer's obligation, responsibility to ship it to us at the time that was promised. We are at the receiving end. Ginagawa naman po natin ang lahat ng kinakailangan natin based on the requirements being asked of us. Sabi ni Nograles, depende kung kailan maidideliver ng Sinovac ang bakuna nitong CoronaVac na binigyan na kahapon ng Emergency Use Authorization o EUA ng ating Food and Drug Administration. 3 araw matapos ito ang hiningi ng China para makadeliver, kaya posible ngayong linggo dumating ang mga bakuna. If the shipment arrives as promised, then we'll be able to roll out that brand of vaccine already. We're also waiting for the Pfizer and the AstraZeneca shipments to arrive. Okay. So, may chance na magkasabay-sabay yung tatlong brand. Okay naman sa Employers Confederation of the Philippines, so ECOP, ang desisyon na yan ng Pangulo. Pero wag naman daw sanang abuti ng 2022. Okay lang yung sasabihin na hanggang walang bakuna. Basta yung rollout, ha? Wag lang yung sasabihin natin na pareho ng mga ginagawa ng iba, hanggang 50%. Yung ganun, yun, abuti tayo ng 2022. Kung mag-MGCQ man, siguruhin daw sanang maayos ang public transportation. Dapat ang lahat ng sasakyan tumatakbo ng pre-COVID, ilabas na. Pabor din ang grupong Octa Research Team na huwag muna mag-MGCQ, lalo't nitong mga nakaraang araw, tumaas ang bilang ng COVID-19 cases sa Metro Manila. This is a timely, responsive move na hindi muna mag-open ang industries. Kapag tayo ay dinilimit natin ang mobility ng ating communities, ay talagang bumababa ang number of cases. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Baka raw malaman na ngayong linggong ito kung kailan darating ang mahigit 5 milyong bakuna ng kumpanyang AstraZeneca. Yung bakuna naman ng Pfizer ay wala pa rin petsa kung kailan darating, pero sinabi ng World Health Organization o WHO na planchado na ang gusot sa tinatawag na indemnification agreement. Nakatutok si Layalvis. Ang tila deadlock sa pagitan ng Pilipinas at Pfizer-BioNTech na dahilan sa pagkaantala ng delivery ng COVID-19 vaccines mula sa COVAX facility, inaasahang mareresolba na ayon sa kinatawan ng World Health Organization. Natanggap na raw ng Pilipinas ang sulat mula sa Pfizer na naglalaman ng karagdagang detalye sa kasunduan sa pagitan ng gobyerno at vaccine manufacturer. An indemnification law is necessary and that is now cleared by the Senate, so we believe that is in place. Besides that, there are several minor clauses in the side letter which is now with the Philippine government, came early this morning from Pfizer, and so we believe that within the day today or tomorrow or whenever the legal teams have cleared those documents, we will see a resolution of that impasse, and maybe there'll be room to hear about when potential vaccine deliveries can happen. 117,000 doses ang inaasahang unang batch ng Pfizer vaccines na darating sa bansa. Nag-request na rin ang Pilipinas ng dagdag na 900,000 doses. Paglilinaw ni Dr. Rabindra Abeyasingha ng WHO, hindi naman nahuli ang gobyerno sa pagsusumite ng requirements sa Pfizer at COVAX. I must reiterate that the commitments necessary from the Philippines to the COVAX initiative were all fulfilled in time. But there have been some delays in finalizing the commitments.
agreements between Pfizer BioNTech, the manufacturer, and the Philippines. I've seen some communication last night, which now indicates that measures are being taken to address those issues, and that limited quantity of Pfizer vaccine will be shipped as early as possible once the exchange of letters is completed and the requirements are met by the Philippine government and the manufacturer of the vaccine, Pfizer BioNTech. Binigyang diin ng WHO na hindi lang sa Pilipinas humihingi ng indemnification agreement ang mga vaccine manufacturer. Protection ito ng mga manufacturer mula sa anumang pananagutan sakaling may mangyaring hindi magandang epekto ng bakuna, bagaman bihira lang daw ang ganitong insidente. Sa halip, ang gobyerno ang magbibigay ng kompensasyon. The requirements and the standard agreements are common to all countries. They are not specific to the Philippines. And they are not related to any issue that happened in the country relating to dengvaxia or anything else. 5.5 million hanggang 9.2 million doses naman ang inaasahang AstraZeneca vaccines galing COVAX. Maaari raw malaman sa loob ng linggong ito kung kailan darating ang AstraZeneca vaccines. The Philippines has met all the requirements necessary for accessing the AstraZeneca vaccines. My understanding is that there is no requirement in the case of AstraZeneca for further exchange of letters between the manufacturer and the Philippine government. So we are optimistic that before the end of this week, we will hear from the COVAX initiative on likely delivery dates. Inanunsyo na rin ng WHO ang pagbubuo ng compensation program para sa mga individual na makararanas ng rare at serious side effects mula sa mga bakuna galing COVAX hanggang June 30, 2022. Eligible dito ang mga individual mula sa 92 low and middle income countries gaya ng Pilipinas. Layunin itong maiwasan ang karaniwang mahaba at magastos na demandahan. Magiging operational ang programa simula March 31, 2021. At ma-access sa website na www.covaxclaims.com. Pwedeng mag-claim kahit yung mga nabakunahan bago ang March 31. Ayon sa WHO, lahat ng mga bakuna mula COVAX ay aprobado for emergency use. Sinuri ang safety at bisa ng mga ito, pero kinikilala ng WHO at COVAX na anumang gamot at bakuna, kahit aprobado na, maaari pa rin magdulot ng serious adverse reactions, bagaman bihira lang. Lee Alvis, Nakatutok, 24 Oras. Nagpaliwanag ang Food and Drug Administration kung bakit nilaktawan sa priority list ang mga health frontliner at senior citizen kapag dumating na ang bakuna ng Sinovac. Ang datos lang daw kasing may ebidensyang maganda ang efficacy rate nito ay sa malulusog na 18 hanggang 59 years old. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Inaasahang maunang dumating sa bansa ang bakunang gawa ng Sinovac Biotech ng China na nabigyan na ng Emergency Use Authorization o EUA ng Pilipinas, pero hindi ito mapupunta sa frontliners o mga senior citizens. Paliwanag ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, nasa 50.4% lang kasi ang efficacy rate ng Sinovac para sa mga taong nag-aalaga ng COVID patients. May clinical trial din sila on healthcare workers na mga nag-aalaga mismo ng COVID-19 patients. No? Ito yung mga doctors and nurses na talagang nag-aalaga ng COVID-19 patients. At dun sa trial na yon, yung kanilang efficacy rate is 50%, no? 50.4%. Yun nga, talagang malapit na malapit dun sa limit na sinet ng WHO. Ayon kay Domingo, sa ngayon ay rekomendado ang bakuna sa edad 18 to 59 na clinically healthy individuals dahil ito lang ang may data na nagpapakita ng magandang efficacy rate. Hindi naman gumagamit sila ng nagtitreat ng COVID-19 patients, no? Maaari siyang gamitin sa other frontline workers like social workers natin, teachers, and mga workers, mga factory workers, mga drivers, sa armed personnel, pwede rin, mga pulis at mga sundalo, basta mag-fit in sila, no, dito sa ating age group na ito. Ayos lang daw sa mga mag-asawang senior citizen na ito na hindi sila mauuna sa bakuna ng Sinovac. Tama yon, dapat hindi muna maibigay sa mga matatanda ang
sa senior citizen ang bakunang darating sapagkat hindi pa po ito subok. Hindi naman daw tatanggi ang Philippine College of Physicians sa bakuna kung aprobado naman ito ng FDA. Pero baka raw magtaka ang ilan nating mga kababayan kung bakit ang bakuna na hindi ibibigay sa mga COVID frontliners ay mapupunta naman sa iba. Wala namang problema kung kami yung bibigyan noon. Ang worry ko lang, ang inaalala ko kasi, baka kasing ibang tao, magdalawang isip ngayon. Kasi bakit sa amin papasa yung 50% efficacy rate, no? Eh baka lalo silang matakot. Kaya ngayon pa lang, nagpapaliwanag na ang FDA. Hindi naman ibig sabihin, pangit ang bakuna kasi hindi siya para sa mga frontliners. Tandaan po natin, hindi po pare-pareho ang chance natin na magkasakit at hindi po pare-pareho yung ating exposure to the virus. Yun po mga doktor at nurse natin na araw-araw nakaharap sa mga pasyenteng may COVID, iba po kasi talaga ang sitwasyon nila. Ang World Health Organization naniniwala rin dapat gumamit ng bakunang mas mataas ang efficacy rate sa mga mas exposed sa COVID-19. We believe that having using vaccines with higher efficacy to protect the most at risk who will be naturally more exposed to COVID-19 infections will be a better solution, especially if that process can be accomplished without too much delay. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Alang-alang ulit sa ekonomiya, pinag-aaralan ng DILG na tanggalin na ang ilang requirements sa pagbiyahe. Isa sa mga iniisip na alisin, ang RT-PCR test. Pero nauna na rin yan ang Cebu na nagbukas ng kanilang turismo ngayong araw. May mensahe rin ang kanilang gobernadora sa mga nagmumungkahing i-lockdown ulit ang lalawigan ng Cebu. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago makapamasyal sa Maynila mula Pangasinan, mahabang oras ang nilaan na magpinsan Lilia at Dominga sa pag-aayos ng mga dokumento. Nakaka-stress kasi pila-pila, tapos yung naaksaya yung oras. Nakakapagod po dahil marami ka pang lalakadin. Eh siyempre, tapos ang biyahe pa naman ay hindi ka naman pwedeng makapag-travel ng walang mga dokumento. Ang ganitong mga komplikadong rekisitos tulad ng pagkuha ng PCR test para makabiyahe, pinag-aaralan ngayon ng DILG na alisin na. Gayon din ang pagtanggal sa medical certificate at travel authority. Kung hindi ka naman, wala ka namang manifestation na symptoms, wala ka rin exposure bago ka bumiyahe, hindi ka naman talaga kailangan i-test. Baka raw sapat na ang clinical assessment sa lugar na iyong pinanggalingan at sa inyong destinasyon mismo. Para pagpasok ng traveler, pagpasok pa lang bago sumakay, ma-assess na siya ng sintomas ng COVID-19 at magkakaroon din ng clinical assessment pagdating naman doon sa terminal of destination. Kukonsultahin ng DILG ang mga mayor at governor sa panukalang ito. Ano man ang mapagkasunduan, tatalakayin daw sa pulong ng IATF sa Huwebes. Ayon sa DILG, humigit kumulang 2 trilyong pisong kita mula sa turismo ang nawala dahil sa COVID-19 pandemic. Kaya naman mahalaga raw na unti-unti nang buksan ng ekonomiya. Suportado ito ng Tourism Department para raw ma-promote ang matamlay na local tourism dahil mapapadali ang pagbiyahe ng hindi isasantabi ang kaligtasan ng lahat. Naniniwala ang League of Provinces of the Philippines na kailangan ng umusad ng turismo at ekonomiya, pero mas marami sa kanilang gusto pa rin manatili ang requirement na COVID-19 test. Alam mo naman ang COVID ngayon ay mataas pa, lalo na may variant pa, no? So medyo delikado talagang mag-open ang borders para sa mga tourists. Yung mga local city executives, ibigay natin sa kanila yung poder na dumiskarte. Hindi mo kasi pwede na isang rule applicable sa lahat. Pero nauna na ang Cebu na magbukas ng kanilang turismo ngayong araw. Hindi na kailangan ng PCR test para makabisita sa lalawigan. Ang kailangan lang, medical certificate na inisyo ng doktor 7 bago bumiyahe at dapat manatili sa hotel na accredited ng Cebu Provincial Task Force. We will make it easier for all tourists to come in to the province of Cebu. At sa mga nagmumungkahi raw ng panibagong lockdown sa Cebu, may mensahe ang gobernadora. Don't mess with us. We can take care of ourselves. I will not and never again accept a lockdown. Pero
ayon sa Octa Research, importante pa rin ang negative result ng PCR test bago makapasyal sa ibang lugar. Asymptomatic could become a problem kapag mataas ang viral load ng traveler na yon. Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Oras. Nahuli ka manginabot na diskrasya ng isang pampaserong jeep na nawalan umano ng preno. Inararo nito ang ilang motosiklo. Panoorin po natin itong pagtutok na ito ni Salima Retrang. Alas 11:30 ng umaga, isa-isang naghintuan ang mga motor na ito sa may stoplight sa kanto ng Recto at Masangkay sa Maynila. Maya-maya, bigla na lang silang inararo ng isang jeep bago ito tuluyang sumalpok sa isang poste. Mabilis ang dating ng jeep na biyaheng Morayta, Divisoria. Nagmula pa ito sa second lane ng kalsada bago sinagasaan ang mga riders sa kanyang harapan. Agad naman rumesponde ang mga traffic enforcer. Karambola sila dito. Parang dami mo kinarambola, oh. Maswerteng walang naipit o nagulungan ng jeep. Galos lang din ang tinamo ng ilan sa mga pasahero nito. Hindi naman tumakas ang driver at agad nakipagtulungan sa mga otoridad. Wala ng preno yung jeep. Ito yung driver. Wala ng preno. Eh paano yan? Diskrasya mo ang dami. Parang karambola yan. Dinala sa pinakamalapit na mga ospital ang apat na sugatang rider. Inabig niya po pa kanan, papunta po sa bangketa. Kasi daw po kung idediretso pa daw niya po yung sasakyan, hindi niya kakabigin. Mas marami pa raw pong mga motoristang madadamay sa aksidente. Hindi na nakulong ang driver. Nagipag-ayos na raw kasi ito sa kanyang mga nadisgrasya. Pero paalala naman ng mga otoridad sa mga magmamaneho ng mga pampublikong sasakyan. Bago po sila papasada, sana po chinecheck po nila yung kanilang mga makina. Ganun na rin po sa preno. Ngayon po kung medyo matanda na yung ating jeep, dapat po siguro i-ano na natin, pagpahingay na po natin. Salima Refra, Nakatutok, 24 Oras. Bakuna na lang daw ang hinihintay ng Armed Forces of the Philippines at handa na raw silang sumalang sa pagbabakuna. Pero dahil may ilang empleyadong may agam-agam, pinaiintindi nila ang kampanya para sa bakuna. Nakatutok si Chino Gaston. Ilang linggo nang nagsasanay ang mga taga-AFP kung paano gamitin, i-imbak at i-transport ang COVID-19 vaccine. Kulang na lang ang mismong bakuna. Ang vilunad ng Air Force General Hospital, ang mga COVID referral hospitals ng AFP na mauunang mabigyan ng bakuna oras na dumating ito sa bansa. Tiwala naman daw ang pamunuan ng Viluna Medical Center na anumang bakuna ang ibibigay sa kanila ng gobyerno, ito'y ligtas, may visa at pasado sa standards ng World Health Organization. Pero isa sa mga hinaharap na hamon ng ospital, ang pagkumbinse sa mga personnel na may agam-agam kung ligtas nga ba ang mga parating na bakuna. Kaya tuloy-tuloy ang information campaign ng Viluna tungkol sa importansya ng pagpapabakuna. Considering that our troops also have access to social media and even the formal media, that for example, this week, the highlight is the side effect on the vaccines coming from China. The following week, the highlights are the issues from vaccines coming from USA. This week, itong preferred nila. The following week, iba na naman yung preferred nila na vaccine. Matapos makakuha ng emergency use authorization ng Sinovac, sisimula na ng Defense Department ang vaccination ng mga empleyado at kanilang mga pamilya gamit ang 100,000 na doses na dinonate ng China. Kasama rito ang mga empleyado ng DND, Office of Civil Defense, Government Arsenal, National Defense College of the Philippines at Philippine Veterans Affairs Office, pati na mga civilian employees ng AFP. Ang mga uniformed personnel ng AFP naman may sariling vaccine rollout plan. Halos tapos na raw ang planong ito para sa 180,000 na miyembro ng AFP. Oras dumating ang mga bakuna, uunahin daw ang mga frontliners at mga health workers ng AFP, pati na ang kanilang mga pamilya. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Nakakalito na raw, takaw aksidente pa yung mga tinatawag na mga road separator na inilagay sa ilang kalsada sa Quezon City. Ang mga dapat sana gabay sa mga motorista ay inireklamo dahil nagiging abala. Nakatutok si June Veneration. Nakita na yata natin ang lahat ng klase ng lane separator sa kalsada. Nandiyan ang mga concrete at plastic barrier
may bollard pa. Pero may isa pa, ang kakaibang road separator na ito sa Quezon City. Ilang pulgada lang ang taas at lapad dito, kaya minsan hindi raw napapansin ng mga motorista. Dami yung disgrace talaga dyan. Dapat talaga tanggalin yan eh. Inilatag ang mga lane divider sa BIR Road para bigyang daan ang two-way na bike lane. Yan kasi medyo mababa. Tapos pagka sumimplang ka dyan, lalo na kami mga nagbabike. Kung ikaw ay madalas nagbibisikleta, sanay ka na makita na ang bike lane nasa gilid ng kalsada o malapit sa bangketa. Pero kakaiba dito sa BIR Road dahil ang bike lane dito nasa innermost lane. Kaya nalilito hindi lang ang mga nagbibisikleta, kundi pati ang mga motorista. May mga signage naman, pero dahil sa kalituhan, may mga pagkakataong napapadaan ang mga sasakyan sa bike lane. Ang resulta, iskrasya. Nang tinitingnan ng taxi yung parating, yung bike naman palibhasa yan ay salubungan, nagsalpukan sila sa gitna. Siguro dapat isipin mo muna, isip-isip bago gawin. Nakarating na sa Quezon City Hall ang mga reklamo tungkol sa kakaibang lane separator na inilagay higit isang buwan na nakararaan. Ang problema namin, accident prone. Pag gabi, di makita, pag araw naman, tinatamaan ang mga motor, ang mga bisikleta rin, at saka mga sasakyan. Papalitan daw ng Department of Public Order and Safety na Quezon City na mga plastic barrier ang mga mababang concrete separator sa BIR Road. Pag-aaralan din na ilipat sa outer lane ang bike lane. Sa gitna daw ito inilagay dahil ang gilid ng kalsada ay madalas okupado na ng mga bus. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, bantayang maigi po ang mga bata sa inyong bahay, lalo na sa peligrong dala ng kuryente. Yan kasi ang naging mitsa ng pagkamatay ng 2 taong gulang na batang nagsaksak ng kutsara sa extension cord. Narito po ang pagtutok ni Ivan Mayrin. Ramdam sa bawat hikbi, sa bawat patak ng luha, ang sakit ng pamamaalam sa isang biyayang bigla ang inagaw ng isang malagim na sakuna. Si Jake Ethan Kalimlim na nitong February 7 lang nagdiwa na ikalawang kaarawan, namatay matapos makuryente sa loob ng kanilang bahay nitong Biyernes ang umaga. Kwento ng ina ni Jake na si Eloisa, pinagtimpla niya ng gatas ang bata at inilagay ang kutsara sa taas na hindi na maabot ng anak. Iniwan niya ito sa kwarto saglit kasama ang ama, pero nang balikan. Noong time na bubuksan ko na yung pintuan, may pumutok, kinabahan ako, pero kala ko may nalaglag lang or what. Napasigaw na yung asawa ko. Ang sabi niya lang, beb, si Jake na ground. Itinakbo nila mag-asawa ang anak sa ospital. Sinubukan siyang i-revive, pero huli na. Sana hindi ko na lang siya iniwan sa taas. Sana inawakan ko na lang siya. Sana inalagaan ko siya sa baba. Ayon sa Safety Enforcement Division ng Bureau of Fire Protection, nakaambang panganib talaga ang pagkakakuryente sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang mga extension cord halimbawa, pansamantala lang dapat ang gamit kung tutuusin, pero ginagamit na permanenteng saksakan sa maraming tahanan. We just only extending the power for a certain period of time. Hindi lang naman actually bata yan, maaaring yung pusa, maaaring yung aso. May tendency po yan, lalo na yan, hindi naman alam ng bata yan. Kung hindi naman maiwasan gumamit ng extension dahil kulang talaga mga power outlet, makakatulong ang mga extension cord na tulad nito na may on and off switch. Dagdag sigurado din kapag hindi ginagamit. Kung hindi na natin gagamitin, tabi natin ngayon. Kung hindi natin maiwasan, isecure lang po natin yung mga extension cord, yung hindi sa maaabot ng bata na kailangan Meron actually, pwede mo naman lagyan din ang cover yan. Sadyang napakasakit para sa mga naiwan ni Jake na lilisan siya sa kasarapan ng kanyang pagkabata. Tamang timpla lang na lambing at kakulitan. Thank you na. Ivan Mayrin na Nakatutok, 24 Oras. Pagkaman wala pang kaso ng bird flu dito sa Pilipinas, dobli ingat pa rin ang mga opisyal ng Bureau of Animal Industry. Ang bilin nila sa mga ikangay poultry farmer ay ipagbigay alam agad kung ang mga alaga nila ay makakasakit po ng uri ng bird flu na ito na may posibilidad daw na maipasa sa mga tao. Yan ang tinutukan ni J.P. Soriano.
Naghihigpit na sa ilang poultry farm matapos i-report ng Russia sa World Health Organization ang pinakaunang kaso ng transmisyon o pagkahawa ng bird flu strain sa tao. Bird flu free pa rin naman ang Pilipinas, pero mabuti na raw ang nag-iingat. Ayon sa Bureau of Animal Industry, regular ang pagkolekta nila ng samples sa mga lugar na itinuturing na high risk o yung mga lugar na binibisita o pinupuntahan ng mga migratory birds. Kabilang dito sa Pampanga at Rizal, abiso rin ng BAI sa mga magmamanok agad na mag-report ng anumang mapapansing sakit ng kanilang mga alaga. Patuloy po yung pagpabantay natin, at lalo na po ngayon na merong kaso sa humans, na the more po tayo na maghigpit. Pati sa mga taong pumapasok at lumalabas sa mga poultry farm, dapat daw maging mahigpit. Ayon sa Russia, 7 manggagawa ng poultry plant ang na-infect ng H5N8 noong Disyembre. Pero mabuti na raw ang kalagayan ng mga ito ngayon. Batay sa report ng The Guardian, ang H5N8 nakamamatay ang epekto sa ibon, sa tao, flu o trangkaso ang dulot nito. Ayon sa isang infectious disease specialist, ang bird flu o avian influenza ay sakit mula sa type A viruses na natural lamang sa mga ibon, manok at iba pang poultry. Pero may ilang strain na ring naipasa mula sa ibon papunta sa tao noon, kaya ilang manok ang kinatay. Ang wag daw sanang mangyari ang human-to-human transmission nito. Hawakan ng caretaker yan. Pag hinawakan niya yan, hindi siya nag-uugas ng kamay, hawak siya sa ilong niya, hawak siya sa mata niya, hawak siya sa bibig niya. O yun yung direct contact. Mabuti yung habang maaga, lahat ng pag-iingat ay gawin. O dahil nga wala tayong inspection system, wala tayong data system, nakakapasok yung mga problema. Kaya bukod sa pag-iingat sa mga poultry farm, mahalaga rin na mas maigting na pagbabantay sa mga border para hindi makapasok ang naturang strain sa Pilipinas. Binabantayan ngayon ng DA at DOH ang sitwasyon sa Russia at sa ibang bansang may H5N8 cases tulad sa Africa, China, Europe at Middle East. Ipinagbabawal din muna sa loob ng 3 araw ang bird watching sa Candaba, Pampanga, habang inaayos pa ang safety protocol sa lugar. Yan ay para hindi nalapitan ng tao ang mga migratory birds na mula sa mga bansang malamig ang klima sa panahong ito. Sinabihan na rin ng local government ang mga nag-aalaga ng itik at bibe na agad mag-report kung may maobserbang sintomas ng bird flu. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nagdulot ng pangamba sa mga tigalunson ng Osamis pati na Pampanga ang pamumula po ng tubig sa kanilang dagat at sa irigasyon. Makaraw kasi maapektuhan ito ang kanilang mga kamuhayan, at yan ang tinututukan ni Marin Sumali. Nagulat ang mga residente sa Candaba, Pampanga na magkulay pula ang tubig sa isang irrigation system doon. Pagpunta po namin doon sa patubig, parang nakita po namin merong nagbanlaw. Kasi po merong nagpunan na sako doon. Minomonitor na ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ang tubig sa lugar. Pero hindi pa nila alam ang pinagmula ng pulang tubig. Gayunman, posible anilang makasama sa mga tanim ang tubig na pula, lalo na kung kemikal ang pinagmula nito. Pulang tubig dagat din ang bumulaga sa mga taga Osamis City nitong linggo. Sabi ng mga residente, bandang alas 3 ng hapon nila napansin ang pagbabago sa kulay ng tubig. Masangsang din daw ang amoy nito. Pangamba nila baka maapektuhan ang kanilang mga pinagkakakitaan gaya ng seaweeds at mga isda. Agad namang umaksyon ang mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para suriin ang tubig. Posibleng taas ang nitrates or phosphates dito sa area, na may makakontribute po sa paglaghan nila. Na kung napoy po ang excessive ng sunlight, isa po na nga makakontribute din yung mudaghan. Pinapayuhan naman ang BFAR ang mga residente na huwag lumusong o hawakan ng tubig habang nagsasagawa sila ng pagsusuri. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Relationship goals on so many levels ang kapuso couple na sina Gabbi Garcia at Khalil Ramos. Bukod sa upcoming series nilang Love You Stranger, marami pa raw silang nire-ready na collab from showbiz and beyond. Yan ang chika ni Katatibayan. It does take two to tango. Pinatunayan niya ng kapuso couple na sina Gabbi Garcia at Khalil Ramos mula sa YouTube collaborations, photo shoots, endorsement at maging sa music video na All I Need.
Effective at efficient ang kanilang tandem. Forte raw ni Khalil ang production, habang hilig naman daw ni Gabbi ang marketing at sa ideas at pag-iisip ng content. Give and take siya. Actually, sometimes we work on it together, but sometimes, of course, we have our own ideas. Pagka meron kaming idea together, mas okay kasi pares kami ng direction, pares kami ng gusto. Ang kanilang tandem, mapapanood soon sa Love You Stranger sa GTV. Makakasama nila ang kaibigan nilang si Gil Cuerva. After ng look test, tuloy-tuloy pa rin ang acting workshops ni Gabbi at Khalil. Ang pinakamahirap daw sa kanilang paghahanda para sa lock-in taping. Iisip ko na siyempre kailangan ko dalhin yung pangkape ko, yung computer ko, malamang dadalhin ko for work. So ayun, si Gab, iba-iba yung gusto niya dalhin. Gusto niya magdala ng air fryer, may portable washing machine. Kahit pa kabi-kabila ang showbiz projects at endorsements, tuloy pa rin sa pag-aaral sina Gabbi at Khalil. Kahit naman challenging, desidedong makagraduate ang dalawa sa kanilang business degree. Kasi it's nice to expand your knowledge sa business. Yeah. And especially kaming dalawa, parang since magpo-producing kami ng series. We're starting like a mini production house of some sort na yun. So, we have a team na, and it would be nice if we have that knowledge. Knowledge on how to run the business. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's it for my Kicker From Home ngayong Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Sir Mike, Miss Vicky. Thanks, Iya. Salamat sa'yo, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutunog ang balita, nakatutok kami 24 oras. For Chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.